Kababayan, gusto ko lang mag-comment dito sa Maharlika Wealth Fund ni Marcos. Yung kanilang bagong proposal sa Kongreso. Okay, alam nyo, itong konsepto ng Maharlika Wealth Fund, kinuha to sa konsepto ng sovereign wealth fund ng ibang bansa. Kukuha ng pera galing sa gobyerno. Tapos i-invest nila sa mga stocks. Tapos palalaguin nila para makasilbi sa publiko. Okay, wala namang masama dito eh. Walang masama dito. Pero ang question ko lang ito eh. Ang mga social wealth fund ng ibang bansa, hindi kinukuha sa pension ng taong bayan. Kinukuha ito sa surplus o mga sobrang pera ng gobyerno. So, kung tayo ay magpropose ng sovereign wealth fund at kukunin natin ito sa pension na hinulog ng taong bayan, eh something is questionable about that. Because hindi naman garantisado na magsasaksi ditong Maharlika Wealth Fund. Tapos, papano ngayon yung pension ng ating mga kababayan? Yan ang problema kasi kumukopya tayo ng mga ideya sa ibang bansa, pero inaano natin eh, binabaluktot natin eh. Tsaka tingnan natin, sino ang nag-propose nitong Maharlika Wealth Fund? Ang nag-propose si House Speaker Martin Romualdez na kamag-anak ni Bongbong Marcos at ni Imelda Marcos. Nanay niya, no? Tapos, ang mga ibang co-sponsor, isa pa ding Romualdez at isang Marcos. Hindi lang Romualdez at Marcos. Ang Marcos na aking tinutukoy dito ay si Ferdinand Alexander Marcos na anak ng presidente. At ang Romualdez na aking tinutukoy ay si Yeda Marie Romualdez ng Tingog. Ngayon, ang problema dito, magkakamag-anak itong mga nagpropose na to. So, this is very suspicious because kung yung ano nga, yung estate tax ng pamilya Marcos ay hindi pa nababayaran, paano tayo magtitiwala na magkakaroon ng transparency at magkakaroon ng kaayusan itong investment fund na to? Ano ang guarantee natin? Alam nyo, katulad na sabi ko, walang problema yung social or yung sovereign wealth fund, SWF. Pero it depends. It depends. Nag-succeed dyan sa Singapore dahil ang Singapore ay hindi corrupt. Nag-succeed dyan sa Norway dahil ang Norway ay hindi corrupt. Nag-succeed din yan sa Taiwan dahil ang gobyerno ay hindi corrupt. Pero kung ipapasok mo mga corrupt na tao sa fund na ganyan, yan ang unang questionable eh. Sino ba ang magmamanage niyan? Ang pangalawa, sino ang nagpropose niyan? Doon pa lang eh. Kitang-kita mo na eh. Romualdez, dalawang Romualdez, at anak ng presidente ang nagpropose. Wala ba tayong konting delikadesa? Okay? Dahil pera ng taong bayan yan. Tapos magkakamag-anak na Marcoses at Romualdez ang mga principal sponsors ng idea na yan. So, I don't think we can trust this. And secondly, our government is taking funds from GSIS na pinaghirapan ng ating mga kawani ng gobyerno. At kumukuha din tayo ng pondo from SSS na pinaghirapan ng mga pribadong mamamayan. Ang problema kasi ng mga mayaman nating mga representatives sa Kongreso, if I may say so, is they are not representing the interests of the people. If they are truly representing the interests of the people, they would not meddle with pension funds in order to initiate this proposal. Eh kung surplus na gobyerno, walang problema yan. Pero kung surplus, kung kukunin mo sa pension,
E paano kung mag-fail yan? Katulad ng mga nangyari sa pag-ibig, PhilHealth, etc. Kung mag-fail yan, ano ngayon? Nasa na tayo ngayon? Mawawalan ng pensyon ng ating mga kababayan? Yan ang dapat nating sagutin. Kung ang pensyon ng kababayan natin ay protected, well protected, insured, protektado yan sa bill na yan, wala tayong problema dyan sa Maharlika Wealth Fund. Gumawa sila ng Maharlika Wealth Fund kung gusto nila. Pero ito ang aking proposal. Since ang gobyerno Marcos, nung kampanya, sinasabi nila na napakarami nilang ginto. Sinabi ni Imelda, napakarami nilang ginto. Bakit hindi na lang yan ang kanilang gawing pondo para sa Maharlika Wealth Fund? Total, sila naman ang Maharlika. Bakit ang taong bayan ang magpopondo niyan para tulungan ang ating sarili? Ibig sabihin, ang pensyon ay pensyon. Kung talagang sincero ang ating presidente na tulungan ang taong bayan, yung kanilang kayamanan ang dapat nilang pangtulong sa taong bayan. At saka iyan din naman ang kanilang mga pangako nung eleksyon. Kung talagang yan ang kanilang objective, makatulong sa taong bayan. My proposal is, the Maharlika Wealth Fund should come from the wealth of the Marcoses. Kung yan man ay nakuha nila sa legal o hindi legal na paraan, ay wala akong pakialam, no? Pero mag-share naman sila ng kanilang ano, ng kanilang kayamanan, dahil araw-araw, gabi-gabi nagpa-party sila eh. Oh, I mean, hindi ba ano, dapat kumuha sila ng pondo doon? Tsaka isa pa, itong mga malalaki nating developer sa Pilipinas, mga SM, ang Bilyar, ang Ayala, pwede naman tayong kumuha doon eh, di ba? Bakit hindi tayo kumuha sa kanila ng pera? Meron naman silang extra pera eh. Hindi naman sila maghihirap kung mag-ano sila eh, mag-contribute sila sa Maharlika Wealth Fund na yan eh. I mean, if your intention is really to help the people, getting pension money from GSIS and SSS is not the way to do it. It's exactly the opposite of helping the people. It's exactly the opposite of being a sovereign wealth fund. This is a recipe for disaster. And we already know this. We know this. But we choose because of fear, maybe. Because we fear that our government positions will be endangered. We fear that our wealth, our personal wealth, our family wealth will be endangered. We refuse to comment about this. So I go back to my proposal. Get from the rich to help the poor. Kumuha tayo sa mga mayayaman upang matulungan ang mahihirap. Hindi yung kukuha ka sa mahirap para tulungan ang mahirap. Wala namang guarantee yan eh. Ang mga mayaman, kahit kunin mo pera nila at malugi yan, wala problema yan, may pera pa sila eh. Pero tayo, na naguhulog sa pensyon, pag kinuha mong pensyon natin, tapos nawala pa yan, maliit na nga yung pensyon, kukunin pa, nawala yan, eh, sorry, goodbye. Bakit ba tayong ganyan? Bakit pa tayo pumapayag at nagtitiwala sa ganyan? Tayo din ang gumagawa sa sarili nating kapahamakan. Yan ang problema. Sabi ng mga estudyante ko sa Saints ko, "Sir, pag ako niloko ng aking boyfriend, hindi na ako magpapaloko ulit. Dahil pag nagpaloko ako ulit, ang tawag dyan, wala kang kadidi." Wala kang kadidi. Ano yung wala kang kadidi? Wala kang kadala. Dala. Yan lang po.